Nasabat ang milyon-milyong pisong alaga ng smuggled na mackerel sa Manila Port. Kapag pumasa sa pagsusuri ang mga isda, pamimigay na lang daw ito sa mga binagyo. Nasa frontline balitang yan si Kari Cator. Halos 600 tonelada ng smuggled na mackerel galing China ang naharang ng Bureau of Customs at Department of Agriculture sa Pantalan sa Manila. Nagkakahalaga yan ng 178.5 milyon pesos. Isinabay raw ang mga isda sa pagdating ng mga inangkat ng DA. Siguro nagbabaka sakali itong mga lokolokong mga negosyante na tingin nila tataas ang presyo ng isda, magkaka-shortage. Kaya sila nagsusubok na magpasok nito. Isang Chinese na may mga Pilipinong tauhan daw ang hinihinalang consignee ng illegal na shipment ng mackerel. Makakaasa po kayo na pag natuntong natin kung sino yung gumawa nito, magpa-file tayo ng kaso. Pasok na ho sila dun sa bagong batas na anti-agriculture economic sabotage. Isa sa ilalim din sa testing ang mga smuggled na mackerel para malaman kung ligtas itong kainin. Posible raw na dalhin ang tone-tonelada ng nasabat na mackerel na ito sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Christine. Pinatindi pa kasi ang demand ng kalamidad lalo ngayong papalapit na ang closed fishing season. Nagbabala na ang DA na posibleng tumaas ang presyo ng isda dahil sa bagyo. Sa isang palengke nga sa Mandaluyong City, ramdam na yan kaya matumal na raw ang bentahan. Ang bangus halimbawa na sa 200 pesos kada kilo. 180 pesos naman ang tilapia. Mas mahal yan pareho ng 20 pesos kumpara sa presyo ng mga ito bago manalasa ang bagyo. Mataas daw yung gastusan. Gawa nang hindi sila makadaan doon sa landslide. Ay ngayon mag-uundas eh, wala rin tao eh. Uwi yan eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.